So, ang nangyari kasi guys, may nakitang bukol sa lalamunan nung tatay ng bienan ko. So, pumunta sila doon pagkatapos nila magpatingin sa after 11, 13, she will come back, I guess. Right? Raja, paro ano? After 1.5. Eh, una ka, Raja. Because of that, guys, bumili kami ng napakalaking refrigerator kasi ang dami nang natatambak talaga. Ayan, meron tayong isang alala kong kumain ng manok. Ka-texture niya kasi ito. So, ito yung kinakain ko. Ito yung nire-request ko talaga. Pulaw na may kasamang soya chunks. Kalasa niya rin yung manok. Mmm. Sarap. Nahalo nila dito kasama yan. Sebo. Grabe, nakahiga ako. Kaya ganito yung ano ko. Ganito yung itsura ko. Pasensya na. Mami Kyle. Mami Kyle. Ito, Chepon, Mami. Good morning guys. So kakaligo ko lang and yung mga tao dito umalis sila kasi today is election day dito sa lugar namin. So ang sabi sa akin ni Milan, ang nabanggit sa akin ni Milan na dito pala sa India, dahil sobrang laki ng India, bawat state merong kanya-kanyang election day kung saan mag-elect sila ng mga officials nila. So today is the day na mag-election nga sila and umalis nga si na Milan, Janu, father-in-law and mother-in-law. Nagpunta sila doon sa eskwelahan. Sa eskwelahan din pala yung election nila dito, guys. And mas maganda nga daw na pumunta doon ng maaga kasi hindi mainit and hindi masyadong maraming tao. Kumpara kapag medyo malilate na sila mamaya, 4 o'clock. So, nagready na sila ng maaga. Naligo na. Tapos pumunta na sila doon. So habang wala sila, naligo na rin ako para pagdating nila kakain na lang din kami ng lunch. So ngayon din guys, madami akong kukwento sa inyo. Sobrang nakaka-stress yung mga pangyayari dito sa bahay kasi merong nangyari kagabi. Pumunta sila doon sa bahay ng nanay ni mother-in-law kasi merong nangyari din sa father niya. So, ang nangyari kasi guys, may nakitang bukol sa lalamunan nung tatay ng bienan ko. So, pumunta sila doon pagkatapos nila magpatingin sa hospital. Tapos, parang ooperahan yata. Nakakalungkot kasi parang nung last time na nagka-bukol siya dun sa bibig, naalis na operahan. Pero this time parang mahirap daw yata yung gagawin na operasyon. So, iyak sila ng iyak daw. Hindi nila ako sinama. Umalis sila ng alas 9. Dumating sila ng alas 2 ng madaling araw dito sa bahay. Kaya nakatulog kami ng alas 3 na. Iyak ko sinama kasi medyo mabaku-baku nga yung daan. Tapos, ayun, nag-iyakan nga daw yung mga tao doon kasi hindi alam kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Pero, kumalma na, pati si mother-in-law iyak ng iyak. Pero kumalma na daw yung sitwasyon. Parang unti-unti na nilang natatanggap na ganun nga. And sana, medyo humaba-haba pa yung buhay niya. Ayaw niya nang magpagamot, guys, yung lolo ni Milan. Ayaw na niya magpagamot kasi pangalawang beses na nga niyang ma-operahan ng ganito. Pero pinilit nga siya na magpagamot ka, may pera naman, ganyan. Kaya mo yan. Pinilit nga siya kagabi. So, ayun. Hinihintay na lang yung mga resulta nung ginawa sa kanya mga test. Tapos, magpapa-opera na siya. So, ayun, balitaan ko ay sa mga kaganapan pagkarating nila dito. Tapos, kakain na kami. Janu, where are you going? So, Janu is leaving for Varodra. So, what time is it? Who will send you? My brother-in-law. Okay, so she will be going with brother-in-law and it's gonna be me and Milan. My brother is going to be here. Go na. The brother. Ah, okay. He will pick up Janu na. Janu, when are you coming back? After 1.5 months. Milan will come back after 1 week. ASAP, yes. No, after 11th, 13th, she will come back again, right? Raja, paro ano? Eh, unakaray dyan. Unachale. Bye-bye. So, she's saying bye na, guys. Bye-bye, Janu. Bye-bye. See you. Bye-bye.
Umalis na si Jano kanina, guys. Kaninang 5:30. Mami, kailan kay Gagay, Jano? Sara Chargoy. So, Mami is currently cooking the food na. Ah, huba na ito dito, Mami? Pulaw. Okay, so luto na yung pulaw natin. Ano yan? Tamaro? Haro ko? Sebson. Okay, so magluluto daw si Mami ng Sebson. Ah, Sebson. Ah, chalo ka dito. We're just right on time sa pagluluto niya ng Sebson. Yung pulaw, guys, kailangan ko yun for my protein. Soya chunks, haro chen eh. So, I need to eat soya chunks so much kasi hindi nga kami nakakain ng napakaraming... Wala nga akong protein dito sa katawan, so kailangan kong kumain ito. So, very rich in protein. Ay, mainit. Ay, mainit. Baka mabaso tayo. So, ayan siya. Ganyan yung itsura ng soya chunks. Kainin natin, guys. Tignan natin. Paanahin lang natin. Nasalik, will you? So, dito, Sebson naman daw yung lulutuin nila para sa kanila. Ah, hutayar. Thank you. Thank you, Rite. Tamer, usay. Pame, huhu, Chandler. So, naka-ready na yung ano niya. Naka-ready na yung... Yung Sebson niya. Tomato, cabbage. Did you? So, singdana. Singdana, peanuts. Di paroy. Aray na iku. Lalagay na tayo ng mga masala. So, ready na pala to. Grabe. Ano, meron tayong cumin seeds. And then, pasiyaka rin ako ano. At leta na vicharo ano. Kay tomato, che. Kaso na isa mayro. Leta yar, che, already. Ready. Pot. Ikiyari ba na yung duwa, tome? Gano'n yung duwa, tama. Oo. Pati ba na yung duwa, badumoy ko. So, last time pala na nagdala ng napakaraming tomatoes, yung father-in-law ni Chano. Gumawa si Mami ng Sebson daw. So, para hindi masira yung mga tomatoes, ginawa niyang Sebson. So, every time na gusto namin kumain ng Sebson, magluluto daw siya. So, ayan. Tapos, ilalagay lang na lang. Pero usually, Mami, tayar na yun eh. Pati kayo rito ba ni Sebson? Kadaj, tayar na yun. Puhu na ako ano pala. Kamita gravy. Blender na ako ano. You have to blend first. Kwagi. Ah, ano yung kati? Tapos lugi. Ah, or upo. Okay. Lungri sa katawan. Ah. Sa lungri. Ah. Ekaj blender karawan. Ah, mixer man. So, if hindi daw ito ready, guys. Hindi ba na, di ba? Pachi? Seka ba, di ba? Ano yung save na pa, ano? Pachi, pani rin ba, ano? Pachi, watana. Pachi, masala. Batana kay siya. Kasi makakala na. Bata na kay Chiaro. Under o Chiaro already. So kapag hindi daw siya fix na ganyan guys, hindi daw siya ready made, kailangan mo mag-blend ng tomato, cabbage, onion, garlic kung gusto mo. Tapos, kung gusto mong upo, pwede din. Pagkatapos, lagi mo lang ng tubig. Pero dahil nga ready made itong Sebson namin, naka-ready na siyang ganyan. Ilalagay na lang ni Mami sa kumukulong mantika na may kasamang cumin seeds and mustard seeds. Panikang nai-rayro na rin. Okay, so later lalagay niya daw ng water. So, ang dami, no? Ang dami yung mga pagkain nila dito. So, madali lang magluto dito sa India, guys, lalo na kung meron tayong ready na mga ingredients. And ito yung dahilan, ikle moto fridge manggay dito, eh, yung lide. Because of that, guys, bumili kami ng napakalaking refrigerator kasi ang dami nang natatambak talaga. Ayan, meron tayong samosa dyan, meron tayong iba't ibang mga merienda. Ayan, ito yung Sebson, meron tayong chutney, ice cream. Iba-iba talaga, oh. Pati yung mga chana bibay fujo. Meron din tayong chana dito, meron tayong Ross. Yan sa ilalim mo. Kaya kailangan talaga namin ng napakalaking refrigerator. Lalo na kung mahilig magluto yung biyanan ko. So, yung biyanan ko talaga yung mahilig magluto, guys. So, ito. Laki, diba? Lahat nilalagay niya sa refrigerator. Oh. Kailangan yan. Ay, may natapon doon. Kailangan natin punasan. May mga chocolates tayo. Ayan, may Nutella. Ayan, sa ibaba. Iba-iba. So, ganun lang siya.
So, tignan natin yung process ng pagluluto nitong sensan. Kasi first time ko makita na ready-made na siya. Aven, chili powder. Marcho. Okay, plain chili powder. Kami. Color harit siya, Galia? Or only color? Tiko na yan. Tiko na eh. It's not spicy. Ano yung hing? Asa fitida. Ah, Philippines sa sofitina na yung mami. Eh, namal eh, Philippines. Lang dyan mo. Apra dyan, ano eh. Kiyara Jace, apra, Philippines. Jace na may jore. Ay, sa meta. Chokro jore. So, we'll be going. Kiyara, bola na yung epush tata, kiyara dyan. Resort kayo na po, Chi. After daw na ma-finish yung resort, titignan daw nila. Joy, ito yan mo, sala. Oo. Ang huwag siya? Dana jiri. Cumin powder, turmeric. Tapos ito, chili powder. And ito, ang gara masala. Sevsan na masala. Okay, special sevsan masala, guys. And then, mix mo lang siya. Namat na inay ko. And then, mix mo lang siya ulit. So, yun yung gravy, guys. Yan yung gravy na sinasabi ni mama. And then, lalagyan natin ng salt. Apra cooking show ba na, ano, mami? Tamay haro. Kyo, alag-alag yun dyan. Gusto nyo ba guys, gumawa kami ng cooking show? Si Mami yung magluluto, si Mami yung bida dun sa cooking show. Para matuto kayo ng mga Indian food. Authentic from an Indian mother. Indian lady. And then water. Lalagyan na natin siya ng tubig. So, ayan. Adya, vote card dito tamay already. Vote. Voting card dito. Batao. So, ayan guys, oh. Nag-vote si na mami ngayon. Meron na silang, ano. Kailaway gadya, giya kami. Sarare. Sarare. Bogirdi. Bogirdi na ako eh. So, hindi daw masyadong, ano. Hindi daw masyadong maraming nag-vote kami na pumunta siya. Kasi nga, nabanggit ko kanina. Maaga nga siyang pumunta. Awe. Awe, kailang minute ba, fan? Hukar de wano. Hukar de wano, 5 minutes. 5 to 10 minutes daw. Ane, patig yun. Bachikali sev sa sev na ko ano? Batana kay fridge pa. Okay, this is batana. So ilalagay natin. Babaw, karak-karak, che. Ayun, batana. And then, hayaan lang natin yung kumulo-kulo. And then, finish na ang ating sevsan. Chako, ano na eh? Pachichapan. So, mamaya daw natin i-taste. So, ganun yung pagkain natin for today, guys. Pero hindi ko kakainin yan. Meron akong special na pagkain dito. Kainin natin itong soya chunks. Parang manok, no? Actually, guys, kapag naaalala kong kumain ng manok, ka-texture niya kasi ito. So, ito yung kinakain ko. Ito yung nire-request ko talaga. Pulaw. Na may kasamang soya chunks. Kalasan niya rin yung manok. Sarap. Ang rich in protein, very healthy. And alam nyo ba, mga tao dito, mami, apra, India chen eh, B12 ochu che baduhen eh. Badar. Most of the people here, nagkukulang sila ng B12. Ito may hapo, okay ba na yun? Kiyo di, guys. Harit eh, guys. Magandang tingnan. Paneo lados, badar, pani-pani che. Kiyo siya. Hukarwan wait lang. Ajujay holopani. So sabi ko nga medyo parang maraming tubig pero ganyan daw talaga siya. Siyo na kene. Letusile siyo pa. Okay, so i-absorb pa daw kasi ng sev yung tubig niyan. So ganyan dapat karami yung tubig daw na kailangan. So ayan guys, kung natuto na kayo paano gumawa nito, iwanan na natin si mommy. Papakita ko sa inyo kung ano yung hinahalo nila dito kasama yan. Sevo. So, ito na yung finished product natin sa sevsan, guys. So, binilagyan na ni Mami ng sev. So, tikman natin siya. Tikman natin siya, guys. Grabe, nakahiga ako. Kaya ganito yung ano ko. Ganito yung itsura ko. Pasensya na. Ito dahil ito cook mara, ha? Tikman natin. Haro siya.
Kaya dyan, ganang-ganang. Napapa siya, kayo. Masta siya. It's masarap siya, guys. Masarap siya. Kailan na? Haro siya. Papa will try. Tama yung sake siya. Mami kailan? Mami kailan. Ito siya pa, mami kailan. Mami will finish it. Haro siya na. Masta siya. Tapos na kaming mag-dinner, guys. So, umalis na nga si Jano ngayong araw kasi kailangan niyang pumasok sa hospital, sa internship niya. Internship ba? Pero pumapasok siya sa hospital eh. Meron pa rin siyang pasok. So, babalik daw siya after 1.5 months. Pagkatapos nang tapos na yung pag-aaral niya, graduate na siya. And then, magsistay muna siya dito sa bahay namin kasi meron pa siyang isang exam na ititake para sa pagpunta sa ibang bansa. And that time, siya yung mag-aalaga sa baby ko kasi sobrang galing mag-aalaga ni Jano, guys, especially sa kids. Sobrang haba ng pasensya niya. And nakikita nyo lagi si Crush na dito, yung sa kabilang bahay. Lagi niya talagang inaalagaan. And kahit maghapon dito, yung bata, talagang hindi iniiwanan ni Jano. Mahilig sa bata si Jano, guys. So, very convenient sa akin and advantage sa akin kung mag-stay si Jano dito sa bahay after niyang gumraduate. So, alam niyo naman din, guys, na ayaw ko whenever Jano is not here. I like Jano around me. Sobrang magkasundo talaga kami. And meron na nagtatanong kung nag-aaway daw ba kami ni Jano and ano daw ba yung usualing pinag-aawayan namin. So, lalagay ko yung nag-comment dyan kung sino yung nag-comment. So, sasagutin natin yan. Actually, guys, mula nang nag-stay ako dito sa India, never pa kaming nag-away ni Jano. As in, never. Hindi pa kami nagkaroon ng away. Siguro dahil nag-aaral din siya sa Barodra, and ako nandito lang ako sa village, and madalang lang siyang umuwi. Pero never pa rin talaga kami nag-away kapag nag-stay siya dito ng 1 week or 10 days. Kasi siguro, magkaiba kami ng ugali. Ako kasi yung tao na mapagpasensya din. Ako yung parang panganay kasi ako, guys. So, meron din ako mga kapatid, si Kathleen and si James. So, ako yung ate figure na mapagpasensya. So, naiintindihan ko yung sitwasyon. And kung maliliit na bagay lang din, hindi ko na pinapalaki. And si Jano naman, yung bunso. So, parang ang turingan namin, ate and magkapatid talaga. Ate and bunso. Kasi, bunso nga siya dito sa family. So, kapag bunso, laging nasusunod yung gusto, guys, diba? So, kapag meron siyang gusto, and bilang ate, provider. Pag meron siyang gusto, pinibigay namin. And hindi ako yung kontrabida na kapag gusto niyang ganito, dahil kailangan namin magbayad ng napakalaking halaga, bibili namin sa kanya, tatanggi ako, ganun. Ay, hindi ako ganun, guys. So, siguro na alam din niya yung nature ko and nagustuhan niya rin yung nature ko. Kaya magkasundo talaga kami, lalo na kapag magkasama kami dito sa bahay. Lagi kami nagkukwentuhan, lagi kaming nagtitrip-trip, ganyan, laging food trip, lagi kaming umaalis. And kapag naglilibot-libot, siya talaga yung gustong-gusto kong kasama kasi masayang kasama si Jano, guys. It's very fun to be around Jano. Maganda yung nature ng bata. Very kind. So, I don't know kung magsistay siya dito sa bahay ng ilang buwan. Tingnan natin kung meron kaming mga hindi pagkakaintindihan. Meron mga misunderstanding. Kasi I believe, sa isang relationship, hindi naman may iwasan na may mga misunderstanding. Pero, depende na lang kasi sa inyo kung paano nyo ha-handle. Pero, with my experience na 2.5 years, we never fight. Hindi pa kami nag-away ni Jano dahil naiintindihan namin yung sitwasyon and siguro nagpaparaya kami sa bawat isa. If ever we have shortcomings, sinasabi lang namin kung ano yung maling ginawa namin. Pero yung sigawan, yung sagutan, wala. Wala. Kasi ako, guys, ako yung tipo ng tao na kasi kahit yung mother-in-law ko, hindi ako nakikipagsagutan. Talagang kung meron silang gustong sabihin sa akin, hinahayaan ko lang silang mag-express. And kapag meron akong kailangan sabihin, ina-express ko lang din in a proper manner and polite manner. Kasi para sa akin, kapag ginawa mo na siya ng isang beses, tatanim na siya sa tao. So, hindi na mawawala yun sa isipan nila na meron kang ganong ginawa. So, I'm thinking long term.
kung magsistay ako dito sa India, kailangan ko magkaroon ng long-term and long-lasting relationship and harmonious relationship sa lahat ng tao dito. So, kung hanggat kayang magpasensya, magpapasensya ako. And mababait naman din kasi, my family here, guys, very, very good, very, very kind. Mababait sila and they take care of me so much, especially Janu and Mommy. Even my father-in-law, even though he's a boy, he takes care of me so much. So, hindi ako napababayaan dito. And para nga akong buhay prinsesa dito, guys, to be honest, I'm not even doing anything. Sa bahay, pagkagising ko, maggising ako ng 8, 9 o'clock, nakaready na yung milk, magmimerienda na lang ako, maliligo, tapos pagkatapos ko maligo, nagluluto na si mami ng pagkain, nandyan si Sonal Masi to help us. So, yung trabaho ko lang talaga dito, guys, is mag-edit, mag-shoot ng video, and hindi pa nila ako pina-force kung ayaw ko mag-edit and mag-shoot ng video, pero ginagawa ko lang yun para sa sarili ko, para hindi ako naiinip. So, gumagawa ko ng content for you guys, kasi this is my passion. Ito yung gusto kong ginagawa. So, kung araw-araw nyo nakikita na nag-upload ako ng video, parang yun kasi yung satisfaction ko na meron akong nagawa dito sa bahay, na meron akong nagawang productive. So, editing takes time. Ganyan. Actually, guys, marami nga nagre-reklamo sa inyo because I'm not putting English subtitle. So, I'm very sorry for all my foreigners, those viewers there, na foreigner viewers that cannot speak Tagalog or Kapampangan or Filipino. I'm very sorry guys because I easily have backache po. To be honest, while eating lunch or dinner, I cannot sit for more than 15 minutes kasi sumasakit na talaga yung dito sa likuran ko kasi nga sobrang tumaba na rin ako and bumigat na rin yung chan ko. So, nakahiga lang po talaga ako maghapon. And good thing na yung mga ginagamit kong pang-edit, whenever I'm editing, cellphone lang din yung ginagamit ko. Tapos madalang lang sa iPad kapag need ko lang talaga ng maraming storage. So, usually cellphone lang and nakahiga lang ako nag-edit. So, na-accomplish ko yung task na yun everyday. And kung nakikita nyo ako nakatayo guys and nakaupo, yun lang yung time na nakatayo ako or nakaupo the whole day kasi kailangan ko nga mag-shoot ng video. Minsan, naiinip din ako. Sumasakit din yung likod ko, kakahiga. So, I have to stand up or I have to sit down. So, kapag nakaupo ako, mag-iisip ako nun ng kukwento ko sa inyo. Papakita ko sa inyo mga kaganapan dito. And I'm very sorry if nabobored na kayo guys sa mga content natin sa bahay-bahay. Kasi sa bahay lang po talaga ako and very critical yung pregnancy ko. But I try to update you every day kung ano na yung mga kaganapan dito. But abangan nyo po guys, once na lumabas na yung baby, marami po akong papakita sa inyo and marami tayong pupuntahan, nakaset na sila. Ngayon pa lang, merong darating, marami tayong pupuntahan, meron kaming pupuntahan buong family, may magpupunta dito sa India. So, sobrang dami kong papakita sa inyo. I'm very excited to show everything and kasama kayo ng journey namin. So, napapahaba na yung kwentuhan natin guys. I'll see you all tomorrow. So, another day, another vlog na naman. So, bye-bye!